ka sa post ko ni @magjohn29, sana pwedeng mag-mayor si Vico ng buong Pilipinas para pagpalpak yung national government sa kanya dudulog ng tulog. Wow! Kung pwede nga lang eh, no? Meron talagang isang mayor yung buong Pilipinas, kaya lang hindi pwede yon dahil meron tayong presidente. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa nakakatuwang reaksyon ng mga netizens mula sa Twitter kaugnay sa pagtakbo ni Mayor Vico para sa kanyang pangalawang termino. Ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Nitong October 1, 2021 ay nag-file na nga po ng Certificate of Candidacy si Mayor Vico para sa kanyang pangalawang termino bilang mayor dito sa Pasig City. At sa mga post nga ng ating mga kababayan or ng mga netizen sa kanilang Twitter account ay nagpahayag sila na gusto nilang maging mayor ng buong bansa si Mayor Vico. Bah! Kaya naman binansagan nila itong most wanted mayor ng Pilipinas. At eto nga po yun. So basahin natin isa-isa yung mga mensahe nila sa kanilang Twitter account, na yung iba ay talagang nakakatawa at yung iba talaga naman ay nagbigay sila ng mga sentiment sa pagtakbo ni Mayor Vico sa kanyang pangalawang termino dito sa Pasig City. So simulan natin kay @utilityfunk. So disappointed of Vico Soto running as Pasig Mayor again when he couldn't have run as QC Mayor instead. Ayan, at ang mensahe naman galing, at ang isang mensahe naman ay galing kay Rep Lover 143. Nakakainis na nga eh, dapat sa Valenzuela siya para hindi trapo yung tumakbo. Ayan, so malamang tiga Valenzuela yung nagbigay ng message na to. At ang galing namang mensahe mula kay @nabunturang guy. Sana sa Davao City na lang siya mag-mayor. Nasusuka na kami sa mga Duterte dito. Oops! Ayan, o galing yan sa kanila. Sila nag-post yan sa kanilang Twitter account ha. So tignan naman natin ang mensahe na ipinadala ni @hanazawa_ruwi. Sana nag-governor na lang siya sa Bulacan. Sawang-sawa na kami sa mga tarpaulins politicians dito. Oo nga, no? Kapag napapadaan ako minsan dito sa Bulacan, nakikita ko napakadaming tarpaulin. Wala pa ngang eleksyon, may nakalagay na agad ng mga tarpaulin sa kung saan saang establishmento dito sa may Bulacan. Nagbigay naman tayo. Okay, next. At ang mensahe naman na mula kay @kimisnowonline ay ito naman ang sinabi niya. Di ba pwedeng sa amin na lang siya sa Dasmariñas? Ay, hindi po pwede. Dapat dito lang po siya sa Pasig. Huwag niyo pong inaangkin si Mayor dito. Dito lang siya. Okay. O, magtungo naman tayo sa mensahe ipinadala ni @_Joey. Ayan. Oy, pahiram niyo muna sa taytay namin naman si Mayor Vico. Huwag madamot. Sharing is caring. Umay na mga taga-taytay sa Gardenia. Maiba naman sana sa sistema. Sino ba yung mayor dyan sa ano? Sa taytay? Ah, okay. Yung nakalaban dati ng mga sisams ng tatay nun. Okay. Okay. Tumo naman tayo sa mensaheng ipinadala ni @nelreyes_. Sana sa Ilocos na lang si Vico tumakbo nang matapos na ang mga pananamantala. Naku! Sino ba yung tumatakbong taga Ilocos ngayon? Okay, no comment. Okay. Punta naman tayo sa mensaheng ipinadala o kaya sa ipinose na ni @ryleonardo. Okay, pinose po ni Ray Leonardo sa kanyang Twitter account. Sana sa Manila na lang siya. Nag-ambition kasi agad ng mataas si Yormi. Oo nga naman, dapat kasi, pero perspective naman ni ano naman, kagustuhan naman ni Yormi ang kung tatakbo siya ng mas mataas na posisyon. Pero kung ako din talaga sa posisyon niya, siguro kung, kasi meron pa naman siyang 2 terms, pwede namang tapusin niya yung 2nd term at saka yung 3rd term, tapos takbo siya as, kung ladderize ba, from mayor, tapos bigla siyang mag-congressman, o kaya senator, hanggang sa ma-reach natin yung goal natin. Pero kasi kanya-kanya yun eh. Kanya-kanyang goal yan. Kung ang goal ba talaga o ang dream ba ni Yorme is tumakbo agad sa higher position.
So, ibigay na lang natin yun sa kanya. Pero yun nga, nakakatawa nga rin itong isang mensahe na ipinadala sa atin ni Ray Leonardo. So, next po tayo sa isang mensahe na ipinost naman ni @i_am_angel4. Sana sa Kaintana lang, since katabi naman namin ang Pasig. Uy, hindi nga pwede. Dito lang si Leo sa Pasig. Ayan. So, magkapit-bahay kasi ang Kaintana tsaka Pasig. So, pwede naman, pero mabait din naman, tsaka marami din namang nagagawa yung mayor ng Kainta dyan. Alam ko si Mayor Kit ba, o if I'm not mistaken, mabait din naman, na-meet nga last time ni Mayor Vico yung mayor ng Kainta eh. Okay, proceed tayo dito sa isang mensahe na ipinadala o sa ipinokes din ni @HelloRiza_. Or tagig mayor, or pwede ba mayor ng buong Pilipinas? Diyos! Ayan, o talaga nga naman galing kay Miss @HelloRiza_. Gusto niya talaga kung pwede lang, no? Kung pwede lang sana na maging mayor siya ng buong Pilipinas. May ganun ba? Mayor ng buong Pilipinas? Siyempre hindi. Dapat may ano yun eh. Presidente ng Pilipinas ang meron tayo eh. Di ba? Pero yun nga kasi siguro ang nakikita kasi ito yung kagandahan kasi sa branding ni MBS or ni Mayor Vico dito sa Pasig. So, hindi lang mga Pasigueño yung nakakakita ng mga magagandang bagay na nagagawa niya dito sa Pasigueño, kundi yung kalapit bayan, kalapit baryo, o kaya yung iba't ibang sulok ng Philippines yung nakakakita ng magandang nagawa niya dito sa Pasig City. At yung hiling nga nila na sana eh, ma-experience din naman daw nila na yung pamamahala ni Mayor Vico. Siguro mga after ano, mga 8 years pa, kasi medyo bata pa ngayon si Mayor, so hindi pa siya pwedeng tumakbo as presidente. Pero kung ano man, sana mas ano yung pagtakbo niya is yung ladderized then from mayor to senator to congressman, parang ganun. So, ma-experience niya ba lahat? Kasi yung experience na yan, mas makakapag-gain sa kanya para mas makapag-create siya ng mas magagandang batas or ng magagandang programa para sa atin. Malay natin, in the near future, siya yung maging mayor maging presidente ng Pilipinas. Oh, manifesting. Okay. Ito naman sa mensaheng ipinadala o kaya sa mensaheng ipinost ni @Rain Anime. Sa Cavite din sana, kaumay mga Rimulya at Rebilla, mga magkakamag-anak lang din naman ang tumatakbo, nakakasawa. Ayan. So malamang tiga Cavite nga itong si Miss ano, si itong Serene Anime kasi ganito yung na-post niya, no. Ayan, basahin din natin ang mensahe or yung status na ipinost ni @_Ray. Need din siya ng Malabon. Umay na sa pink. Saka ba kasi mayor nakikibirthday pa din kay Mama Mary. Ayan. Okay. Yung may mga events kasi dito, especially pagka ano yung Immaculate Conception ata. So kasi minsan kung nag-courtesy call din kasi si Mayor Vico dun sa mga church na ano na kapag ka nagse-celebrate sila ng ano ng Mama Mary's birthday. Kasi syempre ganun, siyang ama ng lungsod ng Pasig. So nagbibigay galang siya kahit na siya ay born again Christian. Pumupunta din, bumibisita pa din si Mayor Vico dun sa mga ano, just to give respect din naman sa ating mga ano, Catholic Church. Ayan. At ang mensaheng ipinadala naman ni @Yesu_08. Pwede niya tumakbo sa Tacloban, lahat ng kalsada sira pag-election time na. Actually, kay ano, @Yesu_08, lahat naman yata, actually, ano eh, pagka malapit na yung election, parang feeling mo, nandito sa Pilipinas yung Yamashita Treasure. Kasi, lahat yata, alam mo dito sa atin, kapag ka maayos yung kalsada, sinisira, pero yung mga sirang kalsada, hindi naman nila sinisira. Ewan ko ba sa mga yan? Kasi nga, alam nyo na, kapag ka maayos yung kalsada, tapos sinira, kasi may budget yon, di ba? So, alam nyo na kung saan napupunta yung budget, ha? Pagka pinagawa nila yung pagka sinira nila yung maayos naman na kalsada. Ayun. Okay. Basahin naman natin yung mensaheng ipinadala ni @May2218. Diretso muna sa Southern Leyte. Kasawa na. Paulit-ulit yung mga humahawak. Umat. Ayan o. So, nakakatuwa talaga yung mga mensahe nito ng ating mga, ano, no, ng ating mga netizen. No? So, ayan. Nabasa natin yung mga ipinopost nila. Kasi siguro, nakita talaga nila or nararamdaman nila even wala sila dito sa Pasig or hindi sila mga Pasigueño, hindi nila na-experience yung pamamahala o yung pamumuni ni Mayor Vico. In a span of 2 years, nakita rin naman natin yung changes dito sa Pasig City at nakita natin kung gaano siya gumalaw at kumilos bilang mayor ng Pasig. So, yun nga, sabi ko nga kanina, yan ang isa sa mga kagandahan sa branding ni Mayor is
is yung hindi lang mga Pasigueño yung nakakakita ng mga magagandang ginawa niya, kundi yung ibang mga, ibang lungsod din, o yung ibang, ibang mga city at saka ibang mga probinsya din ang nakakapansin sa kanya. Which is ito nga, katulad ito, from Southern Leyte pa yung nag-post nito, di ba? So, punta naman tayo sa ipinost ni Karen Gina po. Ay, akala ko Karen ina mo po. Karen Gina po pala. Okay, pahirap muna kami dito sa Rizal. Puro inaris na lang eh. Ayun. So, itong naman ay magkakalapit bahay lang naman. Actually, way back time, ang Pasig kasi is ano pa yan, hawak pa yan dati ng mga Rizal. Pero, yun nga, dumating yung panahon na nagkaroon ng naging city yung Pasig, eh, nahiwalay siya dito sa lalawigan ng Rizal. So, malay nyo naman, pray-pray lang tayo, darating yung time baka may mga tumakbo din katulad ni Mayor Bico na mamamahala dyan sa Rizal. Ayan, so, basahin naman natin ang ipinost na mensahe ni TerryGirl_MD. Paambon naman dito sa South, kailangan din namin siya sa Paranaque, pagod na ako sa iba, ang nasa news at actual na nangyayari. So yan, malamang itong si Miss Terry Girl underscore MD ay isa to sa mga ano, feeling ko frontliner to si Miss Terry Girl underscore MD kasi nakita natin yung profile niya dito, no? Ayun nga, ang isa sa mga mensahe na kanyang ipinost, siguro ramdam na ramdam niya din yung ano, yung pagod, yung mga nakikita niya at nababasa niya sa news talaga. Kaya isa ito sa mga mensaheng ipinost niya sa kanyang Twitter account. Ayun! Basahin din natin ang mensahe na ipinost ni at Hinky Gypsy. Sana sa Las Piñas din si Bico. Tumakbo. Tumakbo ka na please lang. Ha ha ha. Sukang-sukan na kami sa Aguilar Villar dito. Walang ibang lumalaban. Umay na. Actually, nung mga 27 years ago, wala din naman kasing lumalaban doon sa nakaupong mayor dito ng Pasig. So siguro, it's just a perfect time din na nung pagtakbo ni Mayor Bico, eh, siya yung pinalad na manalo at naipakita nga yung branding o yung naipakita din niya yung galing niya sa pamumuno bilang mayor dito sa Pasig. So, eh, siguro dyan, darating din yung time na may iba ding mga ano, ibang apelido naman ang tatakbo dyan sa inyong lugar. So ipagpanalangin lang din namin. Ito yung isa sa ipinagpapasalamat din ng mga Pasigueño dito na tumakbo ang isang Mayor Vico Soto dito sa Pasig City at naging mayor nga siya. Ganun pa man ay dalangin din naman ng bawat isa at dalangin din naman natin na magkaroon talaga tayo ng leader na talagang ang puso ay nasa paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Okay, basahin din natin ang ipinost ni at Alvin Tal. Sana bumalik sa Rizal ang Pasig, tapos iyong Antipolo magiging part na ng Pasig, tapos mayor na rin namin si Bico, para iyong ginawa ng mga inari sa Rizal, ginawang binangonan. Puro pag-aasfalto ang alam gawin. Sana marami pang Mayor Bico. Ito nga yung sinasabi natin kanina, kasi nga way back time, eh part pa talaga ng Rizal ang Pasig City. So, yun nga, dumating din yung time na nagkaroon na naging city ang Pasig na nag-stand alone at naging city nga ang Pasig. At ito nga yung hinihiling nito ni Mr. Alvin Tal na sana ay parang ano, bumalik ulit, no? Bumalik yung Pasig sa Rizal. Ayun nga, kapitbahay lang din naman ng Pasig itong Antipolo. So, nakikita niya rin siguro yung improvement dito sa Pasig City kung gaano kahusay at kagaling yung pamumuno ni Mayor dito sa bawat Pasigueño. Basahin natin yung ipinost ni at NT Shark. Yo, I was hoping he could run in Pasay. The city name starts in P. Rin naman. Lol, maybe he could end the dynasty here too. Ayun, no? So parang P stands for ano ba yon? For Pasigueño stands for ano? Hindi. Yun nga, yun ang isa sa talagang winakasan din ni Mayor Bico nung siya ay nanalo bilang mayor ng Pasig. So isa talaga sa mga... isa sa mga talaga sa goal niya talaga is huwag maglagay ng pangalan ng politiko sa mga proyektong ginagawa niya, kasi ang lagi niyang ang paulit-ulit niyang sinasabi is yung pag gumawa ka ng proyekto dito sa inyong lugar, hindi naman ito pera ng ano ng kung sino mang politiko eh. Ito ay pera ng taong bayan, kaya dapat hindi tayo maglalagay ng kahit anumang pangalan or initials ng politikong nagpagawa ng proyektong 'yon. So natapos na tayo, natapos na yung Pasig City doon sa era na yon. So ngayon nga, kung makikita nyo nga dito yung mga proyekto o yung mga buildings na pinapagawa ni Mayor dito, ay wala talagang pangalan niya, kundi lungsod ng Pasig umaagos ang pag-asa, ang mga nakalagay.
Ayun, at ang sabi nga ni at Rich Meow Yaman, dito rin sa Bicol, pwede o kaya paayuda siya ng seminar ng good governance sa mga mayors kada buwan, iba-ibang munisipyo. Sana all may Vico. So yan, yan nagpapasalamat muna tayo sa mga nakaka-appreciate kay Mayor Vico sa mga magagandang nagawa niya po dito sa Pasig City. Ayun nga, yung talagang ang tama rin na ipinosto ni Miss Rich Meow Yaman, good governance nga talaga ang gustong ipalaganap ni Mayor. Yan ang isa talaga sa mga naging ano niya, naging mantra niya nung tumakbo siya ng mayor dito sa Pasig City, is yung maipakita yung good governance na kahit na siya ay bata pa, eh pagdating naman sa pagsiservisyo publiko, eh maipapakita mo naman talaga yung kanyang kabutihan at yung gininto ang puso niya sa paglilingkod sa bawat Pasigueño. Okay, last na nga ito mula sa post po ni @magjohn29. Sana pwedeng mag-mayor si Vico ng buong Pilipinas para pagpalpak yung national government sa kanya dudulog ng tulong. Wow! Kung pwede nga lang eh, no? Merong talagang isang mayor yung buong Pilipinas, kaya lang hindi pwede yon dahil meron tayong presidente. So, gusto ko lang talaga magpasalamat sa lahat ng mga netizen or sa ibang mga lugar na nakaka-appreciate sa ginagawa ni Mayor Vico at sa performance niya dito sa Pasig City. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!